to confirm hindi ako naglalasing or I don't drink without a reason or kung parang lasingan lang ng walang dahilan. So it's just that recently we had a challenge, our company has a challenge, had a challenge, tapos of course na overcome namin. So we, 'di ba, pag merong kang pag may good things na nangyayari or great things na nangyayari, dapat sineselebrate 'yun, dapat hindi pinapalagpas. Nagising ako kanina, very good. Very good yung gising ko kanina, alauna. Hindi gising ng responsableng tao yung ganun. I slept like 5 in the morning and then I alarmed 9 a.m. Nagising naman ako pero hindi naman ako nalasing sobra, siguro ano lang, tok lang talaga. It's not good, don't do it. Do it sometimes if ever nagkasiyahan talaga. And guys, just to share you, ewan ko kung makukuha ko yun, nasa, nakiboss yung video na yun eh. Nakasandals lang ako kahapon, random. Eh, parang opening ng isang club. So, timing, sige, let's go, let's celebrate game. So, parang, andun kami. And then of course, alam niyo naman pag magkakasama yung mga dancer, pag nagkakasama kami magtutropa. So hindi mo mapipigilan, mapapasayaw, as in walang excuses, kahit nakachinelas lang idala ko yung USB ko and then yung headset ko. Sabi ko, eh alam niyo yung pakiramdam na don't take no for an answer, eh gusto mong magbigay ng pagmamahal, gusto mong magplay ng music. So yun, nakapagplay ako kahapon, baliw, they had the chance or they had an experience of music na hindi Chinese yung datingan, talagang Pilipinas yung datingan. So, alam niyo yun, party, si Jun yung nag-MC sa akin kahapon, nag-rap siya habang, alam mo yun, nagbi-build up yung music, tapos yung rap niya, Pinoy, tawa-tawa ako, tapos wala, nag-enjoy lang talaga kami kahapon. And then, yung nag-video ako yung kay Jun, ano na yun, papasober lang kami. Pero hindi talaga yung lasingan talaga. Ayoko yung parang lasingan talaga na makakalimutan mo na kung ano nangyayari. Baga be responsible, ano pa rin, drinker pa rin. Yun. Just to share something. Writing's not that easy. How are you guys? But Grammarly can help. This sentence... Kasi parang yung may-ari... kinontak kami ay alam nyo guys, nilibre lahat ng order and then yung order namin kahapon nasa around 40,000 pesos na yun. So ano yun, nilibre ng owner kasi sobrang saya lang namin eh. Alam nyo may pag Pinoy, diba? Tapos biglang sabi, okay lang ba, kasi opening week na nila, okay lang ba punta kayo dito bukas? So syempre as a CEO of the company, hindi yung parang okay kung magpe-perform, kung mag-DJ man ako. For what? Like, di ba? Kailangan may rason. Like, kailangan give and take when it comes to marketing. So, I gave him a written contract na kung ano yung makukuha namin sa collaboration for tonight. And then, yun. After basketball game, bihis, ligo, and then, yun, performance. Di ba? Ang sarap nun. Ang sarap ng ganyang lasing pakiramdam na pag-workout ka and then you have the chance to perform and then mapasaya ng tao, pasaya ng ibang lahi at the same time. Alam niyo, promoting the company and then yun. Guys, pagpasensyahan niyo na yung ano, ha? Pagpasensyahan niyo na yung ano ko. Pagpasensyahan niyo na yung kinanta ko kahapon. Challenge nga eh. Pagbigyan niyo na, 'di ba? Talaga. Masyado kayong ano, eh. Masyado kayong perfectionist eh. Wait lang, hanap na tayo na ano dito. Tapos kahapon, tawan-tawa ako kasi, alam mo yun, parang, di mo naman may iwasan, di ba, babae, pero ano eh, kumbaga, when you came to a point na parang ano, parang hindi na yun yung habol mo. Pa, and then, alam mo yun, parang nagpi-play ka, of course, di ba, i-admire ka ng nanonood, i-admire ka ng mga tao sa loob. Siyempre, nagiinuman kayo, pero alam mo yun, parati kong binabatos la doji na pag if ever may kakausap sa akin, kayo na kumausap. Kasi ayoko yung parang ano, parang sa akin kasi pag ano eh, pag yung babae lumalapit sa club, parang
para sa akin, ex na yun eh. Kumbaga kung meron na akong lalapitan, if ever. So, yung ako yung lalapit, diba? Eh, hindi naman ako pumunta sa club para mambaba eh. Pumunta ako dun to enjoy with my fam, right? So, alam mo yun, pag clear yung intentions mo, why, bakit ka pa-party or bakit ka iinom. So, alam mo yun, hindi ka malilito lapid on that night. So, meron naman, pero sa akin, no. So, eh, meron na yung parang tawag nito, magulo na lumabas ako kasi ayoko yung ganung klaseng di mo na hinahanap yung itsura eh, alam mo yun, sexy okay, given kung sexy edi sexy, kung maganda okay, pero it doesn't end there, right? Kumbaga dun kasi conversation eh, gets mo? And protektado naman ako kasi if ever may gustong kumausap sa akin, yung mata ni boss siya, eh syempre dito pinoprotektahan din yung mga taong gusto makipag-usap sa akin. So kung meron man akong kakausapin, dapat management or mga ganun. Kung walang staff kasama, so yung mga boys yung poprotekta sa akin. So yun. Hindi ako na-attract sa guys, tinuturuan ko nga yung mga boys eh. Pag nasa club kayo, huwag kayo parang pag nakakita kayo ng babae, para kayong hamal na hamal, or para kayong kulang na lang, maglalaway kayo, sabi ko. Pero hindi naman lahat ng boys, yung mga single boys lang. Sasabihin ko, ganun, kasi diba parang dapat hindi ganun, dapat alpha tayo sa club, diba? If you're confident, if you know your guns, if you know what are you up to, dapat hindi ka nagpapaalog. So, don't let the girl see you na parang into ka sa kanya. Yun lang. So, nag-advise lang din ako sa mga boys. And then, yung mga babae na pa-sexy, okay, go. Siyempre, when girls go to the club, di ba, they need to dress up. It depends upon kung ano yung certain type na gusto nilang look on that night. Meron sexy, fine. And then there's simple ones. Para sa akin, mas makikita mo kasi, makikita mo sa isang babae kung may laman. Hindi laman sa katawan na or boobs or what. Hindi, I'm not pertaining to that, right? Kasi, guys, been there, done that. Okay, alam ko na yung mga, alam ko na yun. And then, alam mo yun, we get those experiences. It's not that, right? And then, makikita mo yung may laman. Yung parang, alam niyo yung sinasabi ko, yung parang pag tinignan mo yung tao, parang, fuck, you want to ask questions because there's something na nagda-drive sa'yo to ask a question kasi may mysterious type eh. So, meron yung lumapit yung manager na babae. Kinausap yung boss ko kasi nasa labas na kami. And then, she's just giving us drinks kasi they appreciate our energy and that. So, nag-usap sila ni boss ko kasi hindi nila alam na ako ngayong CEO ng company. So, relax lang ako. Pag nasa club ako, guys, as in, hindi mo ko makikita yung parang fly na fly or para yung pabibo or yung pasikat. Hindi ganun. As in, lang ako, chill lang ako. Tapos, umanon yung manager. Parang bakit daw iba daw yung aura ko sa boys or bakit daw parang may something daw sa aura ko. Sabi niya, ano ba yung trabaho ng batang yan? Sabi ni boss, tapos pinakita ni boss yung card ko. So sabi niya, kaya pala, siya pala yung CEO ng company. So sabi niya, bakit? Ano ba nakikita mo sa kanya? Hindi siya, sabi nung manager, it's beyond handsome. Kumbaga mas malalim daw kasi parang nasa energy daw eh. Yun daw yung hindi maintindihan eh. Ganun. Kumbaga, basta hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Pero gets ko yun na hindi mo kailangan i-flaunt kung anong meron ka. Let the people na manghula sila. But your aura speaks. Alam niyo yun, na kahit simple ka lang. Kahapon guys, nakasandals lang ako. Tapos yung, basta para lang akong out of place sa club. Para ako nakapantulog.
But I don't give a fuck, right? Because I didn't go there, or I didn't went there para magpasikat or to, alam mo yun, para mag-pick up ng girls. I went there to party with my fam. I went there to drink with my fam, to celebrate with my fam, to talk with my fam, to give time with my fam, right? So I don't care. Pagpapasok ako sa loob, tinitignan nila ako, nakasandals lang ako, sa utak ko talaga. So what, right?